tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ano na naman kaya ang bibilihin kong ulamin namin? Pihikan pa man din si Melvin. Oh, Marcella! Classmate! Ikaw nga ba yan, Marcella? Hindi mo na ba ako maalala? Ah, teka. Gerardo? Classmate? Akala ko, tuluyan mo na akong nakalimutan. Oh, kamusta ng buhay-buhay dyan? Ay, okay lang naman ako. Eh, bakit naman kita makakalimutan eh? Ikaw kaya ang nambubuli sa akin lagi noon. Eh, teka, kumusta ka na? Ang laki ng ipinagbago ng katawan mo ah. Hindi kita nakilala kaagad. Kundi dahil dyan sa nunal mo, hindi kita makikilala. Kamusta ka na ba? Balita ko eh, teacher ka na raw ngayon. Ay, oo. Sa awa ng pong may kapal eh, natupad din ang pangarap kong maging guro. Eh, teka, ikaw, natupad din ba ang pangarap mong maging engineer? Ay, nako, hindi nga eh, pero nagtuturo ako ng mathematics sa isang kolehiyo. Diyan lang sa University of Santa Ignacia. University of Santa Ignacia? Eh, teka, diyan nag-aaral ang anak ko ah. Oh, talaga? Oo. Ay, nako, baka estudyang hindi ko na nga yung anak mo, eh, hindi ko pa alam. Ay nako, baka nga. Ay, hindi ka kasi dumadalo sa reunion natin eh. Ayan tuloy, hindi mo na nakilala yung mga kaklase nating iba. O teka, mukhang marami-rami tayong pag-uusapan. Aliga nga at mag-usap tayo doon sa kantina. Para naman kahit papano eh, makapagkwentong tayo sa nakaraan. Ikaw tangang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mamahalin itong damit na ito eh. Dahil mahal na mahal kita, kaya nararapat lamang siguro na mamahaling damit din ang ireregalo ko sa'yo. Sige, pili ka na ng gusto mo, kung ano pang mga gusto mo dyan. Pinaghandaan kong araw na ito eh. Sinasanay mo ako. Paano sa madarating na araw, hahanap-hanapin ko ito? Hindi mo hahanap-hanapin dahil hindi na ako mawawala sa'yo. Talaga? Tayong dalawa ang magsasama hanggang sa wakas. Paano kung ayaw sa akin ng nanay mo? Ano ka ba? Huwag mo lang isipin ang bagay na yan. Isa pa, sunod-sunuran yung inay ko sa akin. Kaya wala kang dapat maipag-alala. O sige, pumili ka na ng gusto mo dyan. Kung ano pang magustuhan mo, bibigyan ko. Ikaw tangang tanging mahal ko sa buong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Iba kasi ang bibilin mo. At kanina pa tayo ikot ng ikot eh, wala ka namang binibili. Eh, bag nga na pangterno doon sa damit ko na isusot natin sa graduation. Bakit ikaw? May nabili ka na bang damit para sa graduation natin? Iaanhin ko pang bagong damit eh. Matatakpan naman yun ang graduation outfit natin eh. Ano? Ibig mo sabihin, hindi mo na rin tatanggalin ang toga natin hanggang sa labas ng school? Bakit ko pa tatanggalin? Idediretso na kami sa bahay pagkatapos ng graduation rites. At wala ka palang planong kumain sa labas pagkatapos ng graduation natin? May handa sa bahay, kaya bakit pa ako kakain sa labas? Isa pa, gusto ko... Luna,
Tingnan mo. Ang alin? Ang Prince Charming mo. May kasamang ibang babae. Ha? Ayun o, tingnan mo. Naku, ang ganda-ganda at ang sexy-sexy pa. Ligang, bibilhin mo ang napakagandang bag na ito para sa akin. Oo naman. Sasama naman kita dito sa mall. Kung wala akong planong bilang ka ng gusto mo. Eh, saan ka naman kumukuha ng pera mo? Estudyan ka pa lang, balita ko eh. Mahigpit sa pera ang mother mo. Eh, saan pa? Dumiskarte din ako, no? Wala ka pang bilib sa akin. Saan ka nga kumukuha ng pera mo? Binigay sa akin yun, ay. Sinabi ko kasi may kailangan kong bayaran sa school eh. Kaya yan, oh. Binigyan ako. Oh, galante ka pala, Melvin. Taliwasa sinabi sa akin na kuripot ka. Sa ngayon, siguro kuripot ako dahil umaasap ako kay ina. Pero kapag nagkatrabaho ako, lahat ng gusto mo, bibilin ko. Ibibigay ko sa'yo. Ah, talaga? Siya nga pala, may pupuntan ka pa pagkatapos natin dito sa mall? Bakit? Alam mo, may bagong resort yung isa kong barkada. Niyayaya ako. Baka gusto mong sumama sa akin. Oo ba? Resort yata yan. Yeah. Paborito ko, kaya sasama ko sa iyo. Ano? May kasamang babae si Melvin? Oho. At sexy-sexy yung babae. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Tama nga ang sinasabi ni Gerardo. Gerardo? May kilala ka bang Gerardo Martinez sa school ninyo? Gerardo Martinez po? Ang pangalan ng professor namin ni Melvin. Ay, nasalubong ko siya sa palengke. At sinabi sa akin ang problema ni Melvin sa school. Ho? Oo. At hindi ako magtataka kung hindi siya makakasama sa graduation ninyo ngayong taon na to. Alam ninyong alanganin na makakagraduate si Melvin, tita? Oo. Kung hindi magagawa ng paraan, ay hindi gagraduate si Melvin. Ito na nga bang sinasabi ko. Napapabarkada si Melvin. At dahil dyan sa sinasabi mong babae, hindi ka takataka kung hindi nga siya gagraduate sa taong ito. Ikinalulungkot ko, tita, kung hindi ko kaagad siya nasabi sa'yo. Ay, kaya pala, laging umuwi gabi. Eh, meron na palang pinagkakaabalahan. At babae pa. Lagi kong sinasabi sa kanya na mag-aral mabuti eh. Iba palang inatupag niya. Hindi pala requirements ang inatupag niya, kundi barkada at babae. Lakad ng tropa. Gusto mo bang sumama? Kailangan mo nang sagutin yan kung ikaw ang nagtatanong. Ba't kasama? Bango-bango mo talaga. Saan ba yan? Tiyo, Tugaytay. Oh. Sagot ng isa nating katropa dahil dumating airpad galing ibang bansa. Nako, wala akong pera eh. Alam mo lang, pamasahe. Walang pambili ng lunch ko. Ang binigay ni Inis sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala tayong gagastusin dahil libre tayo sa lahat. Board and lodging. Oh, talaga? Oo. At sa personal mong gastusin, ako nang bahala. Basta maipapangako mo sa akin,
napakakasalan mo ko. Oras na mabuntis ako. At tulad ng sinabi ko, ikaw lang ang hinihintay kong magsabi kung kailan mo gustong magpakasal. At magpapakasal na tayo. Eh, wala pang ang pera. Paano tayo magpapakasal? Eh, si ina nga ang bahala dyan eh. Ang inay mong bahala sa ating pagpapakasal? Akala ko ba? Gusto kanyang mapagtapos sa iyong pag-aaral, no? Oo nga, pero kapag ganyan seryosong problema ko, tulad ng halimbawa, pag nabuntis kita, magdadagdag nga siya. Pero gagawin pa rin niya, nararapat. Ganun lang aking ina. Lagi akong sinasalo sa oras ng aking kagipitan. Nag-aaral lang anak mo sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Oo. Kung sa University of Santa Ignacia ka nagtuturo, doon din nag-aaral ang anak ko. Eh, sa katunayan, graduating niya siya. Graduating ng anak mo? Graduating student yung karamihang hinahawakan ko nun eh. Ega, ano bang pangalan ng anak mo? Baka estudyante ko nga. Melvin. Melvin Gonzales ang buong pangalan ng anak ko. Melvin Gonzales? Oo. May estudante nga akong Melvin ang pangalan. Teka. Matangkad, katamtaman ng katawan. Kayumanggi at may konting bigote ba ang tsura ng anak mo? Oo. Siya nga. Ay, tignan mo. Tignan po itong litrato niya sa cellphone ko. Tignan niyo po. Patingin nga. Ayun siya. Yan ba ang sinasabi mong estudyante mo? Naku, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Ay, naku, what a small world. Bakit? Siya nga. Estudyante ko nga ang anak mo. Si Melvin Gonzales. Ang bango-bango mo talaga. Mm-hmm. Isa pang round. Sexy-sexy mo talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. Tama na. Ano? Hindi pa nga natin nasusulit yung bayad sa motel na to eh. Nagyayang ka nang umuwi. Huwag mo na. Natatakot kasi ako eh. Baka magbungat yung gagawin natin, mabubuntis ako. Pero kung magbubuntis ka, pananagutan naman kita eh. Bakit sinasabi mo lamin yan? Pero... kung buntis talaga ako eh, iwanan mo ako. Hindi kita iwanan. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Talaga? Baka kasalanin mo ako kung mabuntis ako? Oo. Kahit pa nga ngayon, kung papayag ka eh, magpapakasal na tayo. Oh, Melvin. Pinasaya mo ako. Ikaw nga ang lalaking pinapangarap kong magkasama habang buhay. Balik nga ulit. Ganda-ganda talaga. Hindi ako magsasawa sa'yo. Sigurado kang pagkakasalan mo ako? Pagkakasalan kita sa lahat ng simbahan kung gusto mo. Saan ka na naman ba nang galing kagabi, ha? Abay, napapadalas na yata ang pag-uwi mo gabi-gabi. Inay, kuleyo na ho ako.
Marami na akong ginagawa sa school. Ang dami-dami kong projects sa school. Ayaw niyo kasing maliwala sa akin eh. Marami akong ginagawa, inay. Eh, sigurado ka ba na pag-aaral mo ang pinag-aaksayan mo ng panahon mo? Buo naman. Eh, sinungaling ka. Inay. Eh, bakit mo ito nagagawa sa akin, Melvin, ha? Hindi lamang ako ang niluloko mo, kundi higit sa lahat ay ang sarili mo. Ano naman ba itong kadramahan ito na? Ginagapang ko ang pag-aaral mo, anak. Dahil ayokong matulad ka sa ibang kabataan na nalululong sa barkada at sa bisyo. Nakikita mo naman ang hirap ng buhay natin. Wala ka ng ama. At mag-isa lamang ako na nagtataguyod sa kinabukasan mo. Pero bakit mo ito nagawa sa akin? Ang alino ba yan, inay? Ano bang pinagsasasabi niyo? Malaki ang posibilidad na hindi ka gagraduate sa taong ito. Ha? Oh, hindi ba? At kanina na naman nalaman ang chismis na yan, inay. Hindi yung chismis. Dahil mismong ang professor mo ang nagsabi sa akin na malamang ay hindi ka makakasama sa mag-graduate ngayong taong ito kung hindi mo magagawa ng paraan ang praktikum mo. Ilang araw na lamang at graduation na natin, no? Ano pa ang plano mo pagka-graduate natin, Melvin? Ha? Kanina pa ako nagsasalita. Pero wala ka naman naririnig. Ano pong iniisip mo? Ano nga ba ulit yung tinatarong mo sa akin? Ang sabi ko, malapit na ang graduation natin. Anong plano mo pagka-graduate natin? Ha? Eh, hindi ko pa nga alam eh. Ikaw, ano bang plano mo? magtatrabaho muna ako habang hinihintay ko ang petition ni na Dad at Mami sa akin. Ah, wala no. Nabanggit mo pala sa akin yan, nasusunod ka na sa mga magulang mo. Kaya kung ako sa'yo, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Dahil malay mo, kung naroon na ako eh, matutulungan pa kita para makapunta doon. Totoo nga yata ang sinasabi ng kaibigan ko. May gusto sa akin itong si Lord na to. Hoy, hindi ka na nakakagbod yan. Magsalita ka naman. Ako laging magsasalita eh. Ano nga ba ulit yung sinasabi mo? Ang sabi ko, mag-aral kang mabuti. Baka kung sakali, ay baka dalaw tayo na makakapunta ng Australia. Ah, oo ba? Basta ba pati gastusin eh, sagutin mo. Bakit naman hindi? Ano? Hindi bali na lang na mag-isa kong pupunta ng Australia. Tutulong na kitang maghanap ng trabaho doon. Tapos ako pang sasagot ng gagastusin mo. Wag na. Dito ka na lang sa Pinas kung gusto mo. Ito naman o, biro lang naman yun eh. Binibiro din kita. Alam ko namang hindi ka basta-basta makakaipon ng panggastos mo. Eh, kaya, tutulungan kita sa abot ng kimkakaya para makapunta ka ng Australia. Pangako? Oo, pangako. Classmate, ano to niyaya mo ko dito sa mamahaling restaurant na to? Wala yata akong pambayad dito eh. Joke. Oh, sige. Umorder ka na lang kung anong gusto mong kainin yan. Sagot ko. Eh, classmate. Eh, maraming salamat. Pero naparito ako hindi bilang kaklase mo, kundi bilang ina ng anak ko. Mmm,
mukhang seryoso yata ang pag-uusapan natin. Mm-hmm. Eh, ano ba yun? Eh, tungkol sa sinabi mo sa akin noon na academic standing ng anak ko. Ah? Oo. Tulad ng sinabi ko sa'yo, kahit gustuhin ko siyang tulungan, hindi pwede dahil hindi ako ang professor niya sa subject na yun. Siya mismo ang gagawa at kailangang madepensahan niya ito. At tulad ng sinabi ko, hindi graduate yung anak mo kung wala siyang thesis. Eh, kaya nga, tulungan mo ako. Ano bang dapat niyang gawin para makagraduate siya? Sinabi ko na sa'yo at alam kong maiintindihan mo ako at dahil sa karinguro, tanging may tutulong ko ay kausapin ang kanyang guro. Mabigyan siya ng additional time para ma-delay man lang ang kanyang submission. Ay i-consider pa rin ko para wala siyang incomplete grades. At makakagraduate siya, pero kailangan ng anak mo pa rin gagawa ng paraan. Dahil hindi niya ito madepensahan, babagsak siya. At wala na akong magagawa roon. Kaya kung ako sa'yo, ang pinakamabilis ang gawin mo dyan para makagraduate yung anak mo, kumbinsihin mo siya na maihabol niya ang kanyang requirements bago dumating ang graduation day. Nag-iisa ka lang. Gagraduate kaya si Melvin sa kabila ng kakulangan nito? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.